But the Lord directed his steps. Okay, okay na po yun. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa gamitin ito, Lord. Mga naligtas, Panginoon, sa aming bawat isa, Panginoon. Kaya pong maggabay sa aming pag-aaral, Panginoon. Matuto kami sa iyong salita, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Magaling tayo. Hey, 60 na tayo. The preparation of the heart of man, the preparations of the heart in man, and the answer of the tongue is from the Lord. Ano yung sabihin nun? Ano yung preparation of the heart in man? Ano, ready na yung paghahanda niya, di ba? Tsaka yung answer of the tongue. So, ang alam natin, pag tayo ay naghahanda, nag-iisip ka ng ganyan, kung ano yung sasagot mo, okay, sa iyo yan. Pero sinasabi dito, is from the Lord. So, parang ito yung side na medyo nagsaside sa, parang wala tayong free will, di ba? Sabi nga sa inyo, yung Colvin is may point din yan eh. Yan, mali lang talaga yung focus, saka yung intensity, emphasis. So, tinuturo talaga sa Bible yun. Kaso, nasobrahan na sila. Pero mayroon talaga ganun kasi nga, from time to time, tinuturo ng Diyos na siya yung may mga ginagawa siya na hindi natin kayang pigilan. Okay? So, kaya kahit dito ay yung mismong isasagot ng tao, nasa kanya na yon. So, kaya sa atin, mga soul winner, minsan si Daddy takot pa eh. Kasi nga, okay lang yan. Sabi nga sa inyo, yung maiging style natin dito, pag-aaralan natin, pero walang pipilit sa inyo. Kasi mararamdaman nyo yan eh. Pag gusto nyo na talaga, ito, sinasabi din dito, para magtiwala ka sa Diyos. Kasi hindi naman tatapatan ka ng ano eh. Hindi ka naman tatapatan ng matindi. Ngayon, kung tapatan ka na, still natuto ka. Malalaman mo yung mga dapat mong pinaghandaan, na hindi na paghandaan. So, wala pa rin talo. No? Yun lang. Preparation of the heart in man and the answer of the tongue is from the Lord. Okay, so, actually, pwede mo rin tingnan to sa perspective na hindi sa'yo, sa ibang tao. Okay? Kaya huwag ka masyadong takot sa tao. Kaya mo yan, ang Diyos ang kung ano yung gusto niya mangyari sa buhay mo today. Okay? Yun ang mangyayari. At kahit takot ka sa tao, yan yan. Sa soul winning, yan lagi natin experience eh. Yung kanina, yung kung lapitan yun, laki ng katawan eh. Kaso naglalaba. Okay lang, wala masama doon, di ba? Kaya sa si Daddy lumapit eh. Sabi, sige, sige. Okay. Si Kuya RJ. Mabihira. Okay. Okay. So, naligtas yun. Tumanggap yun. RJ. Next is, all the ways of a man are clean his own eyes, but the Lord weighted the spirits. So, maganda na naman to. Parang nakaka-relate na naman ako sa kanina. So, sino ba to? Ayan, si, yung tito ni Kuya niya. Brother Mike, no? Sa akin, ganito eh. Para sa akin, puro siya ganun eh. Hindi, sandali. Sabi sa Bible, yung madalas na alam natin, kasi yung nabi rin sa Bible talaga is, there's a way that seemeth right to a man, but the end thereof is the ways of death. Okay? Kapalagay mo, tama. Tama pa talaga. Okay? So, ito yung another verse. Okay? The ways of the man are clean in his own eyes. Sa palagay mo, malinis ka. Sa palagay mo, mabuti ka. Sa palagay mo, ganyan, palagay mo lang yun. Kasi sinasabi dito, but the Lord weighted the spirit. Siya ngayon yung mag-guusga or mag-titimbang. Okay, tandaan yan. So, minsan kaya ganito. Ako, sabi nyo, ba't ka nagpasto? Sa palagay mo. Kaya yung mga tanong minsan, kaya anong... Kasi madi-discourage ka ng mga asawa ka eh. Kasi pag yun na, may mga nag-uusap dyan, sa church, lalo na sa conference. Sumasama akong conference, yung mga pastor-pastor doon. Gaya ba nga na? Yung kinig lang ako, ganyan. Tinawag ka pa talaga, yung mga ganun pa eh. Ganun-ganun pa eh, no? Tapos syempre, maraming mga pag-usapan, mga kasalanan, ganyan. So, nasabi lang dito, ang Panginoon bandang huli ang magtitimbang. So, hindi ka dapat matakot. Takot naman, baka sabihin, uy, ito yung sinasabi naman tao eh, no? Importante din yun minsan. Ito may mga matters of, katulad nito. Tatanggap ka sa Panginoon. Ako, sasabihin sa akin ibang tao,
church-church ka, wala kang pakialam doon. Ang Diyos ang magtitimbang. Siya ang magsasabi ultimately kung sino ang justified at sino ang condemned. Okay? So, yun lang yun. Tandaan nyo to, ha? Tandaan ko na rin. 16-2. Okay? So, yun yung hahaliin ko sa ano? Doon sa isa. Yan. Kasi yung there's a way with Shimita may nasa ano yun, eh? Nasa may soul winning guide. Anyway, 3. Commit thy works unto the Lord and thy thoughts shall be established. Yan, sikat yan, di ba? May ma-reverse yan, mga bata. Ano sabihin ng commit thy works unto the Lord? Yung Proverbs 3, 5, and 6, sabi doon, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct. So parang pareho, pero in a way naman, sinabi niya dito, pag sinabing commit, ano yung sabi commit? Hindi, gagawin mo. Gagawin mo, isa yun sa mga term. Pero ito, ano yun? Parang ganun, ipagpaubaya o pagkatiwala, especially. Pagkatiwala, Lord, hindi ko walang mangyayari pag nag-soul winning ako. Mga maagat kami na aso, may nakita tuloy ako sa Facebook. Ngayon, ina-advertise doon kaya siya, pag ginanyan mo doon yung aso, tatakbo. Okay ito, ano, tingnan mo sa ano. Lazada, ay, mumura lang. Basta tinignan ko yung mga reviews, sabi, hindi naman gumagana. Pero magandang ano sa atin yun, ha? Natanong ko nga sa mga sa forum na kung gumagamit. Kasi minsan yung pag ginanyan mo daw, tatahimik daw, pag ano. Parang hindi nag-whistle, eh. Parang ultrasonic. Kaya nga sabi, pero ang dami nagkasabi, hindi naman totoo. Waste of money. Anyway, pero kung sakali, kailangan natin yun, no? Ang ganda nun. Kailangan na kasi hindi siya ang daming yan eh. Okay, commit thy works. Pagkatiwala mo, hindi ko mga anong mangyayari dito. Lord, ganyan na pong bahala. Ganun, yan. Madalas natin narinig yan. Tama yan. No? And thy thoughts shall be established. Diba? Kasi pag pinagkatiwala mo na nga sa kanya, hindi mo alam mangyayari. Lord, baka piloso po to. Kaya, Lord, baka ano man yan. Okay? So, sa kanya mo na ipagkatiwala. Pag nagkatiwala mo sa kanya na ngayon, ano na, hindi ka na yung, ano, baka ganito, baka ganyan, tapos, eh, hindi na nga. Wala, may establish ka kasi nagtiwala ka na nga sa Panginoon, okay? Kasi sa mga basic na teaching, no? Kaya, gawin natin yan, okay? Next, the Lord, ayun, may basa po muna, ready go. The Lord may make all things for Himself, okay, so ito na naman. Sinaalala kong sinong gumawa ng mabuti? Diyos. Sinong gumawa ng masama? Ay, hindi Diyos yan. Sabi ng iba, di ba? So, kaya yung NIV, ganun din. Binago sa Isaiah, no? Hindi ko makakalimang sabi sa Bible. Yun nga, ang Diyos ang gumawa ng evil. Ah, mali yan. Binago ng NIV. Ang sabi, disaster. Pero sa Bible kasi, mas malawak yung evil. Pag sinabi evil, masamang nangyari. Ganun. Kaya may sinasabing evil eye. Ano yung sabihin ng evil eye? Sabihin, masama yung mata mo. Either may malabo, di ba? Medyo generic yung work, usage ng evil. Okay? Kung sinabi lang dito, the Lord had made the, all this. Pati yung masama siyang gumawa. Kasi sabihin kasi ito, pag naiintindihan mo, pag ang Diyos ang lahat ng gumawa, hindi ka again matatakot or sabihin mo, ay, baka si Satan, malakas eh. Hindi, gawa niya rin yun eh. So, kompleto yan, siyang gumawa lahat niyan. So, hindi ka, alam mo lagi na in control siya dahil siya gumawa niya, kaya niyang alisin yan, okay, kung kailan niya gusto. Yun lang yun, medyo basic lang ito mga ito eh. Okay? Sige, number 5. Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord. Though hands going in hand, he shall be happy. Maganda to, no? Sasabi dyan, everyone is proud in his heart. So, oh, ano yung proud? Mamalaking, mamayabang. Okay, bakit sa heart? Eh, kasi dyan nag-uumpisa yun. Kaya ka ganyan magsalita, mayabang ka sa bibig o sa polma, kasi una nasa puso yun. Kaya nga ang ganda nung sabi sa atin, ano, ano sa atin? Hebrews 4:12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword.
piercing even to the dividing of the sunder of soul and spirit, and is a discerner of marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart, no? So pag alam mo salita ng Diyos, minsan, sabi din sa Proverbs 25, ano sabi doon? Sabi doon, counsel in the heart of man is like deep waters, but a man of understanding shall draw it out. Sabi, minsan sabi mo, hindi ko maintindihan itong taong to. Kaya ang tata ko kung mag-solve yun, baka hindi kami magkaintindihan mga ganyan-ganyan. Alam mo, pag alam mo yung salita ng Diyos, di ba, a man of understanding, malalim man yung counsel niya sa puso niya, pag-alim mo yun, di ba? Hindi kita kilala ngayon, pero mamaya, kilala na kita. To the point na ililigtas kita, no? Hindi, pero ang Diyos na magliligtas. Pero alam niyo na yun. Ibig ko sabihin, papasok yung gospel na minsan call ni sa iba, yung iba, hindi alam kung paano ipasok yan. Pero pag nagkaroon ka ng pangunawa, dahil alam mo yung salita ng Diyos, makikita mo yun. Ba't ba tayo punta doon? Kasi nga ito, proud in heart. Merong mga kunwari, di ba? Ba't mahirap maligtas yung iba? Kasi proud in heart, pero hindi nila pinapalata. So, kaya nga yung style, nakita niyo yung style natin sa soul winning, hindi pwedeng hindi siya maging humble dun sa point ng pagtanggap sa Panginoon, pag nagtitiwala sa kanyang gawa, hindi humble yon, hindi niya ma-appreciate yung pagkabatay ng Panginoon, hindi niya ma-appreciate na regalo ng Diyos yun, hindi niya ma-appreciate yun. Kung yan ay proud, so dapat makikita mo yun sa soul winner. Okay? At ayaw ng Diyos yun. No? So, paano ililigtas ng Diyos? Nagtitiwala ka sa sarili mo kung ano man yan. Religion mo. Diba? Yun yung ano eh. Feeling ko yung kay Kuya ano nga eh. Hindi na pinag-usapan natin Kuya. Pero noong una, yung medyo nag-uusap na kami ng matagal na, naunawaan niya na. Pero yun nga, pinupush niya. Eh, marami nga akong ginawang mabuti. Yun nga po, yung ba nagligtas sa inyo? Ah, hindi. Pero, sige po. Eh di, ano pong ano yun? Panampalataya lang, sabi sa Bible, tayo panampalataya, regalo lang din, hindi pa rin, kailangan gumawa kayo. So, lumalabas yun eh, lumalabas. Kung medyo matagal, kung medyo may time lang tayo, pwede kaso, minsan, nala eh. Diba? So, imagine mo, ikaw yun yan, pwede natin apply to sa sarili natin, kasi puro tayo sa unbeliever eh. So, tayo lang. Okay, kasi kahit ligtas ka na, diba? Ligtas ka na, pero may mga bagay kang hindi pa nakukuha ang lesson. Lesson na magsipag, kunwari ganun. O kaya magbigay, kunwari ganun. Tagal yan, inaaral. Sa iba, depende kasi sa iba. Yung iba, pag naayos yung puso mo, nasanay ka na, bata ka pa, nakuhaan ka na magbigay, okay na yun, wala na. Basta yun yun, bakit ka magbigay? Basta yun, alam mo na yun, ginagawa ka ba? Pero yung mga matanda na, sa may pera, mag-iisip muna yan. Ba't ko dyan bibigay? Ba't hindi na lang sa... Na ganun. Meron pang ano, may magbigay na research mo yun. Yung iba daw, meron daw. Ang ginagawa na iba, ayaw mag-tides. Ang gagawin, tutulong sa community. Tama ba yun? Eh, tumulong na nga sa community. Oh, iba yun, di ba? Kaya nga tinuturo natin ganito. Kasi nga, importante ang kaligtasan ng tao sa mo ilalagay yung ano mo, yung pera mo. Investment yan, yung time mo. Yung pag-aaral mo. Kaya nga, sina-challenge ko itong mga... Nasa labas, okay, save ka na. Saan, anong klaseng church yung napuntahan mo? Diba? Si Ate Ben, kanina. Nang salamat sana makatid lagi si Ate Ben, mabaptize na. Okay? Pero at least, hindi pala siya saved dati. No? So, alam niya yun. Tama yun. Honest siya, diba? Pero, ano ba gusto kong sabihin? Yung sa giving, okay? Tinulong ko na sa kamag-anak ko eh. Eh, baka mamaya, pinangano pa eh. Diba, tinulungan kita? Iba yung pag tinigay mo sa church, talagang binigay mo yun sa Panginoon, gagamitin yun sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin nun, hands, anong tawag dun? Hands off ka na dun, tama. Hindi, yun, kasi nga, meron kang iniisip na nasanay ka sigurong ganun, kasi yun naman talaga ang tao eh. Ang tao, pagdating sa pera, wise. Medyo ano yun, sarcastic, okay. So, proud in heart. So, ayaw ng Diyos yan. Pag nag-soul winning kayo, pag medyo binabastos na kayo, huwag niyong don't give that which is holy to the dogs. Okay? So, di pwede yun. Okay? Mas may concern ako sa inyo kaysa sa kanila. Kasi, ganun din ang Panginoon sa atin. Okay?
Ito sabi dito ngayon, sabi dito, maraming proud. At sabi dito, though hand join in hand, he shall not be unpunished. So, sabihin nito, ang lakas minsan nila sa kapwa nila, di ba? So, mag-unite tayo, laban kay, ano, kung ano yan, sa mga baptist na yan, marami. Pinagtulungan tayo, kasi may mga ano sa Facebook ngayon na ganun eh. Kasi nag-join hands daw yung Catholic tsaka yung Muslim, ha? Mira. Ano magagawa nun? Magandang dyan ang katotohanan, isang ano lang sa kanila, wala yun eh. Anong gagawin mo? Pero mo natatakot na rin sila eh. Nagkakaroon kasi ng revival among Baptist. Anyway, yung sinasabi lang doon, hindi sila ma-unpunish. So ganun din kayo ha, mga bata. Hindi ka pwede magmayabang, ganun din kami. Pag meron kami ginagawang mali, sinasabi ng Diyos sa atin, pag not be unpunished, ano sabihin nun? He shall be punished. Okay? Nakita niyo ba yan, mga bata? Masa Peter, ba't ang layo mo? Next, okay, makibasa, ready, go. Thy mercy and truth in iniquity is purged. By the fear of the Lord, men depart from evil. Ganda nito. Sa isa sa mga magandang memory verse. Memory ko na nga rin, 16:6. Pero alam ko na yung part na yan, lagi na quote ni Pastor Anderson. By fear of the Lord, men depart from evil. Sabihin nito, paano tayo matatakot? Paano magiging maka-Diyos? Bakit tayo, di ba sa may mga bagay na ginagawa mo, kasi gusto mo nga eh. Eh, paano yung mga adult? Gusto mo yun? Adult ka rin? Adult ako? Paano masabihin, huwag kong gawin to eh, gusto mo nga eh. Sabihin mo pang masama, kasi masama sa'yo, sa akin, hindi. Eh, sabi dito, pag may takot ka sa Diyos, dahil sa preaching madalas, at yung katotohanan nakita mo, mabilang hindi lang basta-basta to. Kaya minsan, kailangan natin maging matapang. Actually, madalas. Okay? Kahit ganun din sa mga member. Kung natin, may mga member dito. No? Dumami tayo. Kami, nag-pray ko yun si Jeff. No? Kasi ano siya eh, dating Baptist. Parang tayo din. Ang tamesa. Sana taga rito lang. Ito, kaya lang kasi yung kuya nun eh. Answer Alex. Yan. Pero kung sino yung dagdag sa atin pa. Yan. Pero sabi dito, paano sila nga matatakot or baano sila aalis sa kasamaan kung wala nga silang takot sa Diyos? E tapos tinutulong pa ng iba yung fear na yan, hindi naman takot yan, ano lang yan eh, paggalang lang yan, respect. Sabi ko na pala yun, diba? Sa Jeremiah ganun kasi, tsaka sa Isaiah may malinaw doon, huwag ka lang fear, not only fear but terrified, terrible God. So talagang takot. So kanina tinatanong ni RJ, totoo nga ba yan? In a way, naniniwala siya, pero inisip niya, ang tanong niya kasi, totoo nga kaya yan? Sandali kanina, sinabi mo, naniniwala ka na eh. So, pero minsan may mga ganun tao kasi nga, natanim sa kanila, sa sobrang dami, madalas, na kay, parang yung maraming tao, parang naging kalokohan lang yung pananampalataya, syempre, madala ka rin, di ba? Kaya ngayon, dito, iniwasan natin na, buti si Isik again, mabait, di ba? So, pag meron ditong sobrang gulo, especially pag yung mga ganyang edad na, yung mga bata, okay lang yun, wala yan. Yan, maliliit pa yan eh. Ito pwede pagsabihin. Pero, kung may ginagawang mali dito, pupunahin agad. Hindi ka tulad sa iba na, bayaan muna, next, maglaki-laki niya pa. Kunwari, meron dito, kunwari, si Jamie, kunwari, nagbo-boyfriend na, ganyan. Kaya nagdadamit ng ano, kunwari. Oh, nagdamit si Jamie ng ano ah. Maikli. Hindi, wala man lang sinabi si pastor. O kaya si mga babae, kayo na mag-ano. Pero minsan, babanatan, di ba? Minsan, binabanatan natin yan, di ba? So kasi pag sinasabi, pag may takot ang tao sa Diyos, alis na yan sa masama, di ba? Ay, uhusgahan pala ako ng Diyos. Oh, mira. Bukod sa parusa dito, yung consequence ng kasalanan sa lupa, and Diyos mismo ang maparusa. So, nakatakot, okay? Okay, next. Ready, go. When a man's ways please the Lord, in his hearing and listening, he has peace with him. Ang ganda na naman, no? So, yan ay kinukot madalas ni Pastor dito rin. Kaya na ano ko yan. Maganda. Naintindihan nyo ba? Yes. So, minsan may marami kang kaaway. Okay, pero sabi dito, when a man's way, pag ibig sabihin talaga, wow! Ang tindi ng mga kaparaanan mo, magalang ka. Hindi lang magalang. Banal ka, okay? Tapos matyaga ka pa, matalino ka pa, nagtiwala ka sa Diyos, inaharap yung salita niya.
Kasi sinabing please the Lord, eh, ang hirap doon. Sabi nga sa, ano, lahat tayo makasalanan, paano may please ang Diyos? Kasi sabi, medyo matindi yan. Kaya sinasabi dito, ang resulta nun, parang imposible rin. Ang imposible yung kalaban mo nga eh. O, anong gagawin mo sa kalaban mo? Kalaban mo yun. Pero sabi niya dito, pag na-please talaga ang Diyos sa'yo, pati kalaban mo, maaaring di mo maging friends, at least, hindi kayo mag-aaway. Diba? Yan ang maganda dun eh. Kaya kahit minsan matapang tayo, pero na-please natin ang Diyos, baka tiyarihan ako itong mga pa. Ako minsan, iniisip ko yun sa Amdocs, mga ano yun eh. Mga Israel yun eh. baka mayari ako, alam mo ba yung... Kaya hindi ko inaano rin sa Facebook yung ano ko eh. Workplace ko eh. Nabalitaan eh. Pero bahala ng Diyos doon, yun lang sa akin. Ah, ito, mga yung classmate ko ng high school, baka mabalitaan. Di ba dati, ganyan ka? Bahala na kayo doon. Ang pakialam doon. Eh. Di ba? So ngayon lang, kayo, ganun mga bata, kayo din, naglilingkod kayo sa Diyos ngayon. No? Hayaan nyo lang, i-please nyo lang ang Diyos. Kasi mga bagay na hindi nyo alam at kinakatakutan nyo, di ba? Hindi naman mangyayari. Kung mangyari man, eh, anong ginagawa? Kamali ka na nga dati, yun, no? Okay? So, ganda niyan. Dahil palang maganda din sa 16. Sige pa. Better is a bitter with righteousness than a great revenues without right. Ayan, basta sa mga businessman. Okay, tsaka sa atin din, namisipin ng little. Mabuti na, mas mabuti ang konti na merong katuwiran. Ano yung konti? Hindi mo alam, pero pag tinuloy mo, sabi dyan, than great revenues without right. Kinukumpara pala yung kita, di ba? So, minsan, mas maganda na yon. Nakumita ka pero sa malinis na paraan, kaysa naman yung naghahangad ka ng malaki agad, tapos may compromise naman, pag na-found out ka ng compromise to, ha? Tapos ka, no? Naalala ko ngayon yung... So, may mga nasa Facebook na. Oh, Facebook eh. Ahalataan nyo ako. De. Kasi nga yung ano namin, maganda yung group namin eh. Kaso yun. Sabi dito, ngayon, naalala ko yung gusto nilang ano ngayon, mga insurance. Oh, pag pinag-aralan nyo pa yan, ang laki ng kita dyan. Kasi mat lang yan eh. Okay. Okay, 100 kayong empleyado. Okay? So, ang kikita, ang pag namatay ka, kunwari, ganun lang, ano? Ang ninuhulog mo lang sa 1,000, 1,000, kunwari, ganun. Pag namatay ka, bibigyan kita ng 50,000. Hindi, 100,000 na lang, ilan tayo, ano tayo? So, ilan yun? 100 times? Oh, di ba nalulugi itong mga to? Eh, yung tao, ilan yun? 100. O di sa isang buwan, kinita niya na yun. Eh, next month na naman, ano yung chance na mamamatay yung 100? Mamamatay isa doon sa 100. Mat lang yan eh. Kaya nabanggit ni Trump yan. Misang pinakinggan ni si Trump eh. Tsaka inaral ko yung pambihira itong mga to. Kaya inasabi ko nga sa inyo, nung di pa ako pastor, medyo na-compute ko na rin yun eh. May mga paraan talaga na madali magkapera. Pero ang tanong, tama ba? At lalo pag preacher ka, paano ka mag-preach ng matapang against covetousness? Kung practice mo, kumita tayo. Ganun, dami minsan sa mga baptist, ganun, dami ganun eh. Huwag magbubulungan na, alam mo ka, ganyan. Mga unrighteous din. Ang hirap ng ganun, di ka magiging matapang mag-preach. Pag kumita ka ng ano, ganun. Tapos minsan, ayaw mo rin i-open up. Ipiliin mo rin yung ano. Sa amin, dami sa mother church yan eh. Noong una, hindi inaano ni pastor eh. Nung ako yung nagkaroon ng chance, ang bihira, kaya ang dahil nagalit sa akin. Pero si Badel, ano yun, ay, inamin niya na, mali talaga eh. Pero sayang, di ko rin, ang mas maganda dun, aminin niya sa lab, ano eh, in public eh. Anyway. Kasi inaral ko yung kalokohan to, wickedness to. Kasi ang dami ng pastor na naikisaw-saw dun. Eh, pambihan mangyayari sa atin yan. Okay? So, ano ka lang? Unti-unti lang, unti-unti. Kung kailangan,
Tapos pag nagkaroon na, magyayabang na. By the way, yung din ang makikita. Paano malamang mali yung ginawa mo? Yun, pag malamang mong mali yung ginawa mong, ito ko na, ito yung kaparaanan para ka nagkaroon ng ganito. Malalaman mong mali itong paraan mo pag andito ka na, tapos mali yung ginawa mo about that. Yan ang prinsipyo na hindi ko alam kung mayroon na nakapag-ano nun, pero mapangalanan ko yun pag may naisip ako. Yun yun eh. Bakit mo, ba't mo mali yung gagawin mo dito? Kunwari, pinagtanggol mo ng mali. For example, doktrina. Hindi naman tinuro sa Bible, tapos, tulang, nagkaroon ka ng pera dahil sa tinuro mo na mali. So, anong gagawin mo dito? Gagawa ka naman ng mali. Siyempre, mag-isinungaling ka, ganyan-ganyan. Titignan mo, nasa Bible naman kahit wala. Imagine mo yun, anong nangyayari sa buhay mo nun? Di wala kang payapaan nun. Okay niyo, kumita ka ng unti-unti lang. Diyos ang bahala dyan. Yung ilang years natin dito, ilang taong ka na ba? 41? Ang bilis lang, di ba? Nakita ko yung picture ni Jamie nung bata eh. Pinos din. Ang cute, eh, liit. Yan, ganun din yung tsura, ha? Mataba lang. Naglit lang eh, sipin niya, pag nakikita namin to, nag-ibinata na dati, ganyan lang kalit siya, no? Kamukha nga ni siya, eh. Ganun na ganun din. Yung, sabi ko, ganito lang ang bilis ng buhay. Tapos, mangihinayang ka sa taon mo na paglilingkod sa Diyos. Nakos, wag. Okay, so, tama lang kita natin. Minsan yan, sa nakwento ko tuloy, sa tabaho namin, isang kasi may nagkakakwentuhan doon kasi wala akong pakialam doon sa mga politika doon eh. Kaya pala, minsan nagkakainggitan, gano'n. Kasi, alam niyo ba, yung mga ganyan, laki ng sweldo dyan. Tapos tayo, ganito lang. Ayun yung totoo. Pag malulula ka rin talaga pag nalaman mo, kaya ako, wala akong pakialam, tabaho lang. Kung hindi ibigay sa akin, hindi wala. So, isa yung mga pastor, ganyan din mag... Kaya ano eh, yung ministry na, ano yun, nakakompose, nakaka-visit. Pag nag-usap na, alam mo na kung nasan yung puso eh. Tapos pag nag-preach, ibang preach, ano ba yun? Nakakasar eh, di ba? Yeah, better is little with righteousness than great revenues without right. Without right. Ibig sabihin, hindi naman tama yung paraan paano ka kumita. Kaya napaka-importante niya. Napansin ko sa mga businessman na gano'n niya. Para yan, no? The more na lucrative yung kanilang ano, business, the more na lumalayo sila sa Diyos. Tapos pag medyo bumabagsak na, makikita mo, medyo na tumatawag din sa Diyos. Pansin mo, kahit yung mga mayaman, may kamag-anak kayong gano'n. Parang lumapit sa Diyos yan kasi nagkasakit, di ba? Ilang beses yung narinig yan. Sa soul winning, sa kwento ng kung sino-sino. Wow, parang yun na't yun, di ba? Okay, time na. Okay, so dito tayo natapos. Okay, so let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa Proverbs, Panginoon. Napakadaming aral, napakadaming verses, Panginoon, na pwede na panghawakan. Principles na napakaganda kung maintindihan namin at sundin namin ang mga prinsipyo na ito, Panginoon. So we pray every Sunday night, Panginoon, dito kami. We'll give our attention, Panginoon. At turuan niyo po kami sa mga basics, Panginoon, ng pananampalataya. It's given in Proverbs. We pray na especially mga kabataan niya, ang dahilan bakit ito tinatakil namin for Sunday nights, Panginoon. Sila po ay ma-establish sa inyong salitang tiwala sila sa inyo, yung prinsipyo maintindihan nila, apply sa kanilang buhay, Panginoon. We pray also for ng mga naligtas pa, Panginoon. We pray na sila po mag-guide, makapunta po Lord sila, nawa dito, Panginoon, ang unong debe sa kanila, Panginoon, na church. We are trying, Panginoon, sa aming pakayanan na maging best church ito, Panginoon, para minadagdag sa amin, Panginoon. Sila po yung mga gabayan agad, sila po'y magamit nyo rin. In the future, makalugod sila sa inyo, mga as we are. We pray. Salamat. Maraming salamat sa lahat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.